Go, go. Isang buwan na makalipas, mga kamotodik, nang simulan natin i-build si Chupablo. Maraming nasaktan, marami ang nagalit. Pero wala tayong magagawa kung bakit ang bashers ko ay mga pangit. Gago! Sinimulan natin ito sa pagbaklas ng mga cover niya. Tapos pininturahan na rin natin yung chassis niya. Grabe, napakaganda! Tapos napakakintab din ang pintura niya. Isinunod na rin natin pinturahan yung mga cover ni Chupablo. Yung sa malagyan na natin ito ng primer at nakulayan ng kulay pula, tsaka natin nilagyan ng decal. Pagtapos natin maglagay ng decals, mga kamotodik, binaon natin yan sa clear coat para mas maganda. Customized decals nga pala yung pinagawa natin kay Chupablo na may name tag niya. Tapos sunod-sunod na rin dumating yung mga pyesa na gagamitin natin sa kanya. Medyo mahirap mag-build pero wala tayong magagawa. Ito kasi yung hihilig natin. Sa totoo lang, madali lang sana magbuo ng motor. Ang problema lang, ang hirap hanapin ng mga supplier na dapat magsusupply ng mga kailangan mong pyesa. Lahat ng mga pyesa na nakikita ninyo sa video, mga kamotodik, lahat yan ay pyesa ni Chupablo. Hindi pa natin nakukumpute kung magkano ba talaga yung nagastos natin sa kanya, pero nagra-round na tayo ng 200 to 300,000 pesos. Sa pagbibuild nga pala ng motor, mga kamotodik, mag-expect ka na laging magkakaroon ng aberya. Pero masarap naman sa pakiramdam, mga kamotodik, kapag ka nakikita mo na malapit na mabuo yung motor. Sa part nga pala ng video na ito ay dumating na yung mga inner covers ni Chupablo. Tulungan nyo pala ako mag-isip, mga kamotodik, kung ipapakarbon ba natin itong mga inner cover ni Chupablo. Sa part pala ng video na ito ay dumating na rin yung bagong headlight ni Chupablo na binasag natin. Mga kamotodik, ito na ang genuine headlight asi ni Chupablo na binasag-basag natin. Sa mga nambabash nga pala sa akin, bakit ko binasag yung headlight na yan ni Chupablo? Matagal nang basag yan, mga kamotodik, talagang tinuluyan ko lang. Kung mapapansin niyo sa gilid, mga kamotodik, makikita niyo yung tint na kulay itim para takpan ko. Yun yung ginamit ko pala pantakip para matakpan yung basag ng headlight ni Chupablo. Ngayon ay bago. Sa part na ito, mga kamotodik, ipinakita ko naman dito kung ano yung kinalabasan ng pintura na ginawa natin. May dumating na rin nga pala na parcel. Ito nga pala yung bagong magiging upuan ni Chupablo. Sa mga nagtatanong nga pala kung ito pa rin ba yung cover ni Chupablo? Yes, mga kamotodik, yan pa rin yung cover ni Chupablo. Ni-repair ko lang yan tapos ni-repaint. Pagtapos niya, mga kamotodik, sinukat na agad natin yung ulo ni Chupablo para makita na natin yung mukha niya. At isa-isa na rin natin kinabit yung mga cover ni Chupablo. Ito dito. Pak! Ganito lang ang kabilis pag kinabit dito, mga kamotodik. Mga kamotodik, ganun lang kadali, nakabit na agad natin. So, at kinabit na rin natin yung mga ibang cover ni Chupablo. At syempre, kung makikita ninyo sa video, napakaganda na ng tindig ni Chupablo. Kamotodik, ito na si Chupablo kapag umaga. And kung makikita ninyo, napakaganda ng pintura niya. Yun o, kunting-kunti na lang Chupablo. Hintayin lang natin itong taillight ni Chupablo, mga kamotodik. Yan na lang hinihintay natin. Tapos sabay-sabay na rin natin ikakabit yung mga bagong inner cover niya. Yan yung pintura niya, mga kamotodik. Pero mas the best pa rin ito. Yan, maganda naman. Mas the best pa rin ito, mga kamotodik. Bapingin natin para siguradong makintab at mas madulas. Yan. So, kasi may mga pambapping na rin naman tayo na gamit dyan. Hindi pa natin gano'n natapos si Chupablo, mga kamotodik. Pero kung makikita ninyo, napakaganda na ng tindig niya. Mga kamotodik, ito nga pala yung gagamitin nating disc kay Chupablo. So, pipili lang tayo ng isa dito kung saan yung babagay sa kanya. Pag nakapili na tayo ng babagay na disc para kay Chupablo, mga kamotodik, yung isang disc dyan na ibibigay natin, pwede yan sa Raider FI o kaya sa Sniper. Kay comment mo na yung motor mo sa baba at baka ikaw na yung manalo ng isang disc na ito. So, let's go! Hanggang dito na lang ang video natin, mga kamotodik. Abangan nyo na lang next vlog yung magiging katapusan ni Chupablo. Goodbye, Motodik is here. Kita-kita na lang ulit sa sunod na video. Paalam! Tapos ang video, mga kamotodik, may pinapakilala ko sa inyong laro kung saan ako kumikita ng totoong pera. Sa Photon Game, dahil sa Photon Game, nakabili na tayo ng ating bagong Ford Raptor. Kaya mga kamotodik, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng Photon Game. Ang paborito ko nilalaro dito, mga kamotodik, itong mine. Napakadali lang manalo dito, mga kamotodik, iiwasan mo lang yung apat na bomba. And kung makikita ninyo, mga kamotodik, 20,000 pesos yung tinaya natin dyan. Tapos, pipili lang tayo ng gold bar at iiwasan natin yung mga bomba. And kung makikita ninyo, mga kamotodik, yung 20,000 natin naging 63,000 na kagad. Ganun lang kadali. Ano naging 63,000 na kagad? Yan, napakadali lang maglaro nito, mga kamotodik. Nasa comment section ko yung link. Eh nun, dami nating napanalo ng pera na naman. Million-million na naman, mga kamotodik. Kakabili lang natin ng Raptor. Sa mga di marunong mag-cashin dyan, mga kamotodik, click nyo lang itong plus sign sa taas.
Yan. Tapos i-click nyo lang tong how to cash in para makapunta kayo doon sa nagtuturo kung paano mag-cash in dito. Yan mga kamotodi, kaya sa lahat ng gusto manalo at maglaro ng Poton Game, nasa comment section ko yung link. Goodbye, Motodikis here. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Paalam!